Okay guys, nandito tayo sa Payamansion 1 at kung saan pag nandito kasi tayo, automatic 100k views eh, kaya nagpunta ako dito. Well anyway, kasama ko ang mga tropa natin sa Tier 1 dyan, si JM, si Brett, yan, si TYN, at saka si Robby. So nandito rin pala si, ano, si Daddy Bumi, ano? Hi, yan. Nandito lang ako. So well anyway, pupunta tayo dito for TGH, i-check rin lang natin kung kamusta sila, yung mga tao sa bahay. Pero ngayon lang ako nagpunta dito ng gabi at saka bahala ko tumambay sandali. Para chill-chill lang. So guys, kita niya iba parang judge dito. Lapit ka dito, Pops, may bubunok. Prank natin sila, pre. Sabihin natin sa mga ano, sa mga asa trainees, pre. I-challenge kami. Oo nga, pre! Ang challenge natin, pre. Pasarapan ako orderin sa Grab. Tama yan. Pre, sino pirang masarap na order eh? Siyempre, panalo. Order sila. Kami titikin po masarap. Kami magja-judge. Kami magja-judge. Diba, order ko. Yari, order sila. Prankies. Masarap sa panalo sa anto, pre. Diba? Order sila ng cake. Ng mga... Top. Ito, diba? Tapos na. Kunyari, tapos na kumain. Sabihin natin, it's a prank! Pre, busog tayo dun, pre. So, yan. Pero ano? Joke lang. It's a prank! Hindi, sabihin ko yun natin. No? Pag kunyari, busog na tayo. Okay, busog na. Guys, ano? Oh. It's a prank! No? Pero good idea yan. Oh, good idea, pre. Sako, di pa ako nagdi-dinner, ha? Oo, oh, may mga volunteer. Nag-copy lang ako, pre! Hindi, sabihin natin mamaya ay boss strike. Boss strike? Minayos pa ako. Anong balita dito sa Payaman? I-kwenta ko sa'yo. Ito ka ba ang marinig mo? Ano? May plano kami. Ano? Ito kasi, kanina kasi nyo, nag-usap kami ni Brett. Sabi ko, prank natin yung mga trainees. Ano gagawin natin? Ang prank natin. Kung sino pinakamasarap, gagawa tayong challenge. Kung sino pinakamasarap na pagkain o orderin sa Grab, siya ang mananalo. Gutom ka lang eh. Ha? Ah? Hindi! Maganda yung pre! Order kayo pinakamasarap na pagkain. Alam mo, group to, isa-isa to ah. Tapos pag busog na kami, sabi lang, it's a prank! Kanyari nakakain na kami, pre. Oh, busog na, busog na. Okay, guys. So, wala talaga pala. Halo, prank lang to. Let's go. Guys, yan ang mga prank ng gutom. Mga prank ng gutom yun. Gutom ka lang eh. Gusto ko mag-prank. Pre, pasok yan, pre. Sabi mo kung gutom ka, order na lang tayo. Pati mga trainees na dami. Hindi. Sure yan. Para at least challenge yun, pre. So, walang mapakiramdaman yung feeling ng tumatambay lang. Tagal ko lang dito matambay. Tapos baka dito ako makatulog ah. Tambay lang ako. Ano tayong kwarto dito? Hey guys, sa totoo lang pag sobrang busy mo, minsan masarap din tumambay. Yung nakatunga nga ka lang. Wala kang ginagawa. Tingin ka lang sa mga gandang bagay. Tingin ka sa halaman, sa mga puno, sa langit, ayun. Sa lupa. Tapos mamaya pag tingin mo after 1 hour, nandito ka pa din. Ang pangarap ko eh. Yeah. So kayo, ang pangarap nyo ay magbago ang buhay nyo. Ako gusto, ako din. Gusto kong tumambay. Tignan mo lang mga bato, no? Parang si Brett yung may sakit, ha? Nagka-interview bigla sa TDH. Nagpasa ng application sa passport. As the week goes by dito sa The Gaming House, mas tumindi pa. Para si Kuya Kim! Last week ay nagulat ang premise sa naging elimination process dahil sa harapang nomination at na mas bumigat pa ito sa 5 naging bottom 5 of this week. Pwede pumulit ako kay Mike Enriquez pag absent. At dahil dito, si Vinoshi ang naging evictee ng The Gaming House. Ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari sa mga trainees? Could this be that trainees still prioritize the friendship over the competition? Let's find out here on The Gaming House. Pre, pang GMA. Yun, so nandito pala tayo ngayon sa Payamansion. Nakapag-turn na ba tayo dito? Hindi pa? Hindi po. Ah, hindi pa? Okay. Yung ano pa lang ba? Construction pa lang na. Okay, so kung hindi nyo nakita kung ano yung naging ending niya, ito siya. Yun, okay, nandito yung mga tiga tier 1, tsaka si Aya. Tsaka si Josh. So, yan yung naging itsura niya ngayon. Ito, ref mula sa Kondura. Tingnan natin kung ano yung laman.
Buti pa dito, ang daming naman ng rep. Grabe. Sana on room. All yan. Weekend natin to. No? Yung liempo. Grabe dito. Sa bahay, kahit itlog, kulang. Makagustuhan nga dito ng iloom eh. Yan ito. Ito yung ilaw, meron peculiar eye version. Tapos actually, kinip nila yung gilid eh. Ba't ang dami rin nakapark? Ayaw mga tiga dito. Nakita niyo na ba yan? Nasasara yung black na yan? Ay, oo. Nasasara daw to. Nasasara to. Okay, try yung kabila. This one? Baka mamagsak. Yeah! Oh. Iuwi ko talaga to. Ano yan? Ano yan? Maraming salamat sa IKEA nga pala. Super okay naman, no? Pati mga kahit yung mga bilhin, no? Grabe dito, may mga mangga-mangga pa. Tara, kaya tayo. Contentin natin yung second floor. Let's go! Hi, guys! Hi! Hello! Hindi, nag-check lang ako ng back-end. Nag-check lang ako ng back-end. Kasi vlog ko na rin lang kayo. Kamusta, guys? Hello! Okay, yun! Tatalang po! Baka inalinig ko! I-challenge mo! Wala po talagang hindi ko! Ano to? Wala tong kinalaman sa TGH vlog ko lang to. Actually, nagpunta lang ako dito to check yun ng mga nangyayari. Kamusta kayo? Okay naman? Okay naman yun today? Yes! Masaya po. Sige, sige. Ikutin ko lang kasi hindi pa nakikita to sa vlog ko. So, ay, yung kwarto. Ito yung kwarto nila na hindi ko na masyadong papasukin pero mukha namang maayos. So, ito yung second floor na area na dating nakikita nyo. Ito yung dating kwarto ni Kong. So, dito nga pala. Nakikita niyo ako. Bakit yan nandito? Boss, inaano mo ako kasi binubuking mo ako. Sikreto nga lang. Akala ko! Sikreto nga lang. Ayaw nga lang. Nawawala kasi ka na. Hindi kasi... Bakit ka napunta dito sa Paya Mansion 1? Hindi kasi itong kwarto ni Kong, kwarto na to ngayon. Dito ka pala natutulog? Dito ka natutulog guys, tingnan nyo naman. Sa wakas, nagising na. Pero yun nga, back to the vlog! Okay, sige. So, eto, hindi ko alam na dito pala natutulog si Pao ng mahabang panahon. Ngayon, sana magising na siya. Yun lang yung masasabi ko. Pero by the way, si Pao, sobrang daming ginagawa niyan sa Tier 1 on the back end. Hindi nyo lang alam. Mostly talaga on the production side. So, marami siyang mga ini-edit na mga kailangan naming deliverable sa mga maraming kliyente. And yun, kaya rin siya busy. Pero anyway, dito na tayo. Eto yung streaming room na isa. Predator, and yung PS. At, buti pa dito, may PS5. Yun, ito pa yung isa pang setup dito. Ito guys, so isa sa mga pinaka-importante bilang streamer, ang shoutout board. Di ba? Kailangan may shoutout board ka. Kasi kung wala ka shoutout board, hindi, actually, isa nung experience dito ah. Okay to ah. Elgato na ilaw, ganyan. Actually, ngayon ko lang dito napunta. Ganda talaga ng tier 1 chair, sobrang solid. Anyway, ito yung second booth. Tingnan natin yung third booth dito kung anong meron. Streaming room! Tree! May tao ba dito? Wala naman. Okay. Uy! May electric fan! Iba-iba rin yung mga setup. Ah, alam mo na si Pabi nakapwesto dito. May ano eh. May finger ano eh. Ewan ko, di ko alam kung sino nakapwesto dito. Pero, obviously, like, astig din to. And the fourth setup is ito! Yan! Ayun o. Tingnan natin kung ano meron dito. Tapos ito, CR. Meron na namang isa pang shoutout board na may nakatagong mga kota ng remote. Okay, CR. Diyan natin papasukin. So, anyway, ito nga yung kwarto ni Kong at V dati na naging streaming rooms. Tapos, dito sa may labas, makikita natin ang, dito nangyari yung Venoshi spotlight, di ba? Dito, nagkahubaran. Kung napanood nyo yun. At mula dito sa taas, sobrang... Nasaan na si Idol Titus? Nandito si Idol Titus guys, kung hindi nyo kilala. Yun yung pinakamalupit mag-direct sa buong Pilipinas. Panoorin niyo yung mga pinagagawa niya. Asan siya? Yan ang idol ko, pare. Idol ko na rapper. Sobrang galing yan. Like, ako, masasabi ko, iibahin niyo yung eksena ng OPM. Panoorin niyo na lang sa mga susunod na 5 taon kung paano mababago. Dahil kay Titus. So, yun, tingin tayo sa taas. So, kung hindi nyo alam, si Titus nga pala yung gumagawa ng mga XB videos. Kung hindi kayo nanonood na XB, panoorin nyo. Dito sa taas, let's go. So, dito sa taas, actually, kinarpet to, kung napapansin nyo. Kinarpet halos lahat ng mga hagdan, mga bagay-bagay. Oy! Grabe, kailangan napunta dito. Ang lupit dito, ah. I mean, itong area na to, specifically ngayon ko lang siya napagmasdang mabuti.
Malupit din dito, no? Like, sobrang solid nung area. Yun ang malupit, oh. Thank you, smart pala. Parang may dance, ano dito? Dance practice room ba tong, ano? Lugar na to? Hindi ko alam kung ano man to, pero... Wow, may ganito pala dito. Tulugan siguro. Actually, sabi ko ngayon lang ako napunta dito. Pero, wow, thank you IKEA talaga for changing the whole space. Sobrang solid. Ito yung itsura ng PTZ camera. Yan yung mga nagzo-zoom-zoom-zoom dyan para makita natin. Ito yung, uy, dito yung tambahan area pala nila. Laki ng TV. Parang hindi na nila kailangan yan. Nilipat na lang kaya sa office ko yan, no? Umabos eh. Eh, wala akong TV sa office eh. Ayun na. Patagano ito kalaki. Sayang dito to. Mas bagay ito sa office ko. Tingin ko dati ilipat na natin to, no, Tuper? Oo, no, boss. Oh, yun na yun, laki, oh. Oh, sayang, oh. Sayang. Walang nanonood, oh. Wala. Ganyan lang yung nakabukas. Pero ito, in fairness, grabe yung ano dito, ah. Yung pwesto dito, ah. Ah! Napakasarap. Pagod ako. Anyway, let's go down. Ano, guys, kamusta yung... So, today nga pala, meron silang TikTok challenge. Anong masasabi niyo doon? Sige, isa-isayin mo sila para may kurban. Ay, sorry. Teka po, Abby. Diyan muna. Abby? Wala na. Ay. Oh, sabi ko lang doon, sobrang saya. Unexpected yung mga mentors, mga sikat sa TikTok. Na isa doon sa mga pinaka-ina-idolize ko. And syempre, struggle na rin sa paggawa ng content. Kasi ako, as a TikToker, more on dances yung ginagawa kong TikTok. But right now, parang gumawa kami ng mini music video of the, yung... anong din? Song? Famous. Yung famous po. Ayun. Go ahead, fix mo. Nakakabagets. Siyempre ako pinakamatanda dito, tapos bagets yung mga mentors. So parang, I feel young at heart today. Oh, charat! Yun lang. Ako hirap na hirap kasi sobrang out of comfort zone ko kasi hindi ako mahilig sumayaw, hindi ako mahilig mag-TikTok. Yung TikTok ko, usually yung mga gaming highlights ko lang. So, sobrang challenging siya para sa akin. Pero in a way, nakatuwa rin kasi parang bumalik ako sa videography roots ko. Kasi nakapag-storytelling ako dun sa video na ginagawa ko. So yun. Ako same din sa parehas kila Hypebeck saka Nebs. Kinabahan kasi hindi nga ako masyadong nagti-TikTok tapos mga tita moves nga. Okay. Pero still ginawa ko kasi nag-base talaga ako sa sinabi ni Christopher nga na be yourself. Be yourself pa din. Sa akin naman, sobrang fun din pero gamit na gamit talaga yung brain cells namin ngayon kasi kung paano kami gagawa ng content or video nga in a short period of time. So talagang natuwa ako kasi mukhang iba-iba talaga kami nang nagawa kanina. So ayan, excited kami magpanood yun. Ayun, masaya nag-experience ko kasi TikTok challenge and nakagawa ako ng mini POV tapos doon din sa video na yun, nagamit ko yung choreography na gustong-gusto ko na talagang gawin. Yung choreography sa doon sa song. Yun sa akin, medyo nahirapan din ako kasi nga, same ako kay Nebs, mostly highlights ng game yung content ko for TikTok. Pero, ayun nga, since kahit pa paano sumasayaw din naman ako, nakagawa din ako ng parang mini music video nga for the OST. Tapos, ano, siguro, napakita ko lang doon, parang yung content ko lang doon, which is pinakita ko yung Pogi na Dax pa. Lagi na lang? Baka talaga, Pabi. Well, anyway, sige, that's it for this vlog. Maraming salamat sa lahat at sa mabay-bay. Yun, I think, ito yung itsura ng Payamansyon ngayon. I'm sure sobrang familiar kayo sa space na to. And dito nangyari maraming kwento at dito yung kwento naman nila yung papanoorin natin sa mga susunod pang mga episode. May mga turob. May ulam na kayo, boss. Boss, patanggal nga nito, boss. Drop up. Tara. Eh, sa kotse, gagawin. Sa kotse.